Kabayan mo po ang aming mga lingkod pinuno upang katulad ni General Alejo. General Alejo Santos. Masibinawa ito ang inspirasyon upang paigaling sa aming mga ugnayan na ipakaruman para sa aming tagpapili. Puspusin mo po kami na tukso ng pagsasamantala, pagmamalabis at pagkamakasarili nang sa gayon makatotohan ng maglingkod. Ladies and gentlemen, Santos is the only citizens in the world from the Philippine and American Republics. Pursuant to JHQ General Orders No. 1 of February Integrated National Police, is situated in May as Campo General Alejo S. Santos. Nais din naming ipahayag ang aming pasasalamat sa gobernador ng ating probinsya sa pagbibigay sa amin ng pahintulot para sa relokasyon ng monumento ni General Santos. Naging mapagbigay siya sa lahat ng proyekto ng ating tanggapan dahilan upang maging posible ang mga ito. Ang kwerpo ng kapulisan ng Bulacan ay taus-pusong nagkapasalamat sa inyong walang sawang support. Napakapalad po natin ngayong umagang ito sapagkat meron po tayong nililingon, meron tayong binabalikan at tinatanaw na isang bayani.
Kaya dapat lamang po ngayong umagang ito ay bigyan natin ng pagpapahalaga at parangal ang ating general na kung saan ay sa pamamagitan niya ay naipangalan po sa kanya ang pook na ito. Ayon po sa GHQ General Orders number 1151 noong December 30, 1990, ang herografiya po ng lokasyong ito ng Bulacan o Constabulary Integrated National Police Command ay ipinangalan sa ating minamahal na general, si General Alejo S. Santos. Ito ay dahil sa kanyang naiambag sa ating bansa, lalo't higit sa ating lalawigan. Isa siya sa mga tagapagtatag ng Bulacan Military Area. Nahiran din siya bilang military governor at nahalal bilang kinatawan ng ikalawang distrito at punong lalawigan ng Bulacan. Siya po ay nagsilbiring bilang representative ng commissioner at kalihim ng National Defense. Naging secretary for crime coordination, concurrent director ng Bureau of Prison. Kaya hindi lamang ito isang pagunita, kung hindi muli po nating naisaayos ang monumento ni General S. Santos. Hinihiling ko lamang po na sana ang buhay na nagawa niya ay maging huwaran at inspirasyon hindi lamang ng ating kapulisan, maging ng ating susunod na henerasyon at ng bawat isang Bulakenyong Pilipino. Tulad po ng nakasulat at motto niya na ito po ay aking hinahangaan, na ang kanyang kataga na sinasabi, it can be done all the time. Magandang umaga po sa inyong lahat. Unang-una, nais ko pong magpakilala sa inyo. Ako po'y panganay na babae sa walo na anak supling ni General Santos. Ang asawa ko po ay ang nasirang Major General Pantaleon Dumlao Jr. na daddy pong Recom 3 Commander. Alam po ninyo, nakakalimutan lang pong banggitin ang tatay ko po, ang ama ko ay isang pulis. Siya po ay unang naging pulis sa Manila Police o Manila's Finest noong 1933 hanggang 1934. At 1938, siya po ay tinawag para magsilbi sa Philippine Army. At siya po ang huli-huling sumuko sa Bagak, Bataan. Noong pong bumagsak po ang corridor, sumuko po si General Wainwright. Kasama rin po siya sa Death March, pero pinalad po siya na nakatakas po siya sa Betis, Pampanga. Umuwi sa bahay sa lalawigan ng Bulacan at dito tinatag niya. Tinawag po niya mga opisyales na naging nag-survive doon sa gyera noong panahon na yon. At binuo po nila yung Bulacan Ball Military Area. Yun po ang unang tawag sa kanila. At tapos ay pinalitan po na Bulacan Military Area. Kaya po tinawag silang ball para hindi po malaman ng mga kalaban sino yung mga kalaban nila. Hindi po nila alam na nanggagaling po sa Bulacan ang mga sundalo, ang mga gerilya. At sa pagkakataon po nito, dahil nabanggit na po lahat ni Dr. Eli, na siya po ay naging military governor, naging congressman, naging governor, naging reparations commissioner, at naging secretary po ng National Defense. Gusto ko rin pong magpasalamat sa mga magigiting na mga lalaki at babae na sumama po sa kanya nung giyera. Lumaban, hindi nila alam, nagpaalay po ng serbisyo, hindi lang po serbisyo, kundi pati buhay nila. Parang alang po sa bayan. Sana ganyan po tayong lahat. Inaalis po natin yung takot kung kailangan magsilbi sa bayan, ay magsilbi ng buong puso. Dahil iisa po ang ating bayang Pilipinas. At yan po lagi niyang sinasabi sa amin, kahit na po nung buhay pa siya. There is no better place in this world except your country, ang Pilipinas. Kahit saan ka pumunta, lupalop ng daigdig, ikaw po ay second class citizen pa rin. Pero kung nandito ka sa Pilipinas, you're always the first class citizen. Wala pong magmamahal na iba, kundi tayo, kapwa Pilipino, mahalin po natin ang Pilipinas. Wala naman po tayong ibang bansa, kundi yung Pilipinas lang. Kahit punta kayo sa Amerika, hindi pa rin kayo tatawaging Amerikano. Pilipino pa rin ang dugong nananalaytay sa mga puso nyo at saka sa ugat nyo.
Kaya ang hiling ko po sa inyo, ngayon po ako po gusto ko magpasalamat sa mga gerilya, sa mga asawa nila. Kung wala po yung tapang ng mga babae, walang tapang ang lalaki. Kasi yung mga babae po ay maiiwan, mag-aalaga ng mga anak, mag-aalaga ng kanilang pamilya, samantalang ang lalaki ay nagsisilbi sa bayan. Di po ba? Kaya hinihiling ko po nun sa Veterans Federation, bigyan naman po ng konting pagkilala ang mga kabayanihan ng mga babae, lalong-lalo na po yung mga surviving spouses. Sila po, kung hindi sila matapang at hinayaan nila mga asawa nila magtago sa bahay nila, paano po tayo? Kaya sana po, bigyan po naman ng karapatang karangalan ng mga surviving spouses po ng mga veterano. At ako po ay nagpapasalamat doon sa mga veteranong ito. Dahil kung di po sa kanila, paano po mararating ng aking ama ang kanyang narating? Dahil po sa tapang nila at pagsunod sa kanya, ay naging matagumpay po ang lahat ng kanilang misyon. At ako po sa sandaling ito, ako po ay nagpapasalamat. Hindi ko po maiwasan. Ako po ay naluluha at naalala ko ang aking ama dahil ang aking buong ama ay sobrang pagmamahal sa bayan. Wala po siyang inaalintana kahit siya nabaril. Nabaril po siya sa bustos sa paglaban po ng mga sahuk noong 1952. Namuntik nang namatay siya. Dahil gustong-gusto niya ang lumaban. Gusto niya yung pagtatanggol sa bayan natin. Kaya sana po kayong mga kapulisan, huwag po ninyo pabayaan. Mahalin po natin ang ating bansa. Iisa lang po ito. Mahalin po natin. Dahil ang pagmamahal po ninyo sa bayan ay pagmamahal na rin nyo sa pamilya nyo. Wala naman pong pupunta ng mga pamilya natin, kundi dito lang po sa Pilipinas. Kaya sa inyo pong lahat, sana po mga kapulisan, manatili po kayong tapat sa atong kulin. Kahit ano pong hirap masungin nyo, be proud of your service to the country. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Ako ay taos pusong nalulugod sa inyong pagdalo sa umagang ito para sa inaugurasyon ng paglilipat at pinaganda na bantayog ni General Alejo Santos na dati pong matatagpuan doon sa harapan ng lumang gusali ng Bulacan Police Provincial Office. Isa pong malaking karangalan yung ating presensya po nung mga kamag-anakan at ang mga ina po ng namayapang General Alejo Santos. At gayon din yung presence po ng ating panauhing pandangal. Ating pong markahan ang 18 araw ng Pebrero bilang tanda ng isa sa pinakamabulahang kaganapan sa kasaysayan ng Bulacan Police Provincial Office. Ang ribulto ni General Alejo Santos ay siyang magsisilbing sagisag ng katapangan, kabayanihan at katapatan sa serbisyo bilang isang lingkod bayan. Nawa ang kadakilaan ni General Alejo Santos ay magsilbing inspirasyon sa ating lahat. Tulad ninyo, tulad ko, si General Alejo Santos ay minsan ring naging alagad ng batas. Ang kanyang tapat na pagmamahal sa bayan at ang kanyang kabayanihan sa pagganap sa kanyang tungkulin ay ating pamarisan. Disiplina, katapatan at integridad ay ating isalang-alang sa pagtupad sa ating tungkulin. Sa ngalan po ng buong pwersa ng Bulacan PNP, buong puso naming pinapabatid ang pasasalamat sa ating dating Provincial Director Manuel Lokban Jr. sa kanyang pagsusumikat at pagkukusa, kabilang rin ang pamahalang panlalawigan ng Bulacan at lahat po ng individual na hindi inilantana ang pagod at walang tigil sa paggawa upang maging posible ang paglilipat sa ribulto ni General Alejo Santos. Higit sa lahat, nais kong ipahayag ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kamag-anakan at mga ina po ni General Alejo Santos. Ma'am, maraming salamat po sa inyong presence today. Para sa kanilang patuloy na pagsuporta sa mga adhikain ng ating provincial headquarters. Mapagpala at masaganang buhay sa inyong lahat. Maraming salamat po. Good morning po at sa inyong mga ma'am, sir. Ako po si Attorney Jayric L. Amil mula po sa tanggapan ng punong lalawigan. Isa pong karangalan ang basahin ko ang mensahe ng ating People's Governor Daniel R. Fernando. Isang mapagpalayang araw sa ating lahat. Isang malaking karangalan
sa inyong lingkod ang maging panauhing pagdangal sa kapita-pitagang araw na ito ng inaugurasyon ng bagong monumento kasabay ng paggunita ng ika-38th death anniversary ng ating ipinagbubunying General Alejo S. Santos. Maraming salamat po sa pagkakataong makapagbahagi ng aking pagpupugay sa ating minamahal na general at hinahangaang bayaning Bulakenyo. Mataas ang pagpahalaga ni General Alejo Santos sa kapakanan ng mga Bulakenyo. Ipinagmamalaki ko pong sabihin na nagsilbi siyang malaking inspirasyon sa patuloy kong pagtugon sa aking aking tungkulin bilang inyong punong lalawigan. Patuloy ko po siyang dinadakila sa pamamagitan ng mahusay at tapat na pamamahala sa ating mahal na lalawigan. Ang kanyang mga nasimulan, ating ipinagpapatuloy at lalong pinauunlad. At ang kalayaan na kanyang pinaglaban, ating pinahalagahan at patuloy ding iniingatan. Hinihikayat ko po ang ating mga kapulisan na gamiting halimbawa ang buhay at mga naisakatuparan ni General Alejo Santos, ating isabuhay ang kanyang mabubuting gawi, lalo't higit ang kanyang tanyag na military mindset na it can be done. Basta tayo po ay nagkakaisa at nagtutulungan bilang isang lalawigan, everything can be done, everything is possible. Lahat ng pagsubok ay ating malalampasan, lalo na ang hamon ng pandemya, kung mamamayani sa ating mga puso ang katatagan at kabutihan gaya ni General Santos. Sapat nubay po ng ating poong may kapal, naniniwala po ako na patuloy nating maitatanyag sa buong bansa ang Bulacan, hindi lang bilang tahanan ng magigiting na bayani, kundi bilang isang progresibo at mapayapang lalawigan. Mabuhay ang ating mga magigiting na kapulisan, mabuhay ang lalawigan ng Bulacan. Maraming salamat po. Dari-